Napakaganda ng Maynila, lalo na kung gabi. Lumulutang sa iba't ibang liwanag na parabang dalagang nakaduyan na pinatutulog sa simoy ng hangin. Marami akong alam na kasaysayan, tulad nitong isang barangay. Ito'y hindi chismis na pag-uusapan lang. May mga pangyayaring nagaganap dito na gusto kong malaman ninyo. Ang bawat isa sa inyo ay gusto kong maging modelo ang distrito ito sa buong siyudad. Hindi imposible at lalong hindi problema kung tayo magkakaisa-isa at magkakaroon ng kooperasyon. Palagay ko ang ating barangay gaganda at marahil ay titiyo na rin ang ating mga buhay. Kasama, bago ako magtapos, ay nais kong malaman ninyo na ang aming opisina ay tumatanggap na ng mga proposal buhat sa mga barangay. At nais ko lamang, pag-aralan niyong mabuti, isipin para lalo tayong magtagumpay. At palagay ko, nandiyan ang kinabukasan ng pook na ito.
Salamat sa inyo. Konsehal Santos, huwag kayong mag-alala. Dadagsa ang project proposal sa inyong pisina. Palakpakan! At bago tayo magpatuloy, nais ko sanang ipakilala sa inyo ang pinakabago at pinakamagandang chairman. Chairwoman pala. Walang iba kundi si Lamberta Enriquez. Bating tol, yan. Ngayon ko lang nakita yung barangay woman chairman na yan. Ang puti, ha? Oo, pero parang hindi nasisikatan ng araw. Ano? Open forum tayo. Ang gusto magsalita, ay pwede na magsalita. De La Fuente. Gusto ko sanang iparating sa butihing tagapagsalita ang tungkol sa mga hindi kanais-nais na nagaganap sa mga ilang barangay. Meron kasi dyan barangay official mismo ang may-ari ng pasugalan. Ang mga tauhan naman niya ay kinikikila ng mga taong bayan na kawawa at walang kalaban-laban. Meron ba tayong gagawin dyan? Kakasuhan ba natin sila? Sa ngayon o kay kapatid Chairman De La Puente, at sino man magkasalay, dapat parusahan. Sa ngayon din ako, dapat kasuhan. Huwag mo na riyan. Ang kapal naman ng apong nito. Sila na nga ito tinitira, nagsalita pa. Kung kinakailangan, gamitan ng kamay na bakal para hindi pamarisan. Nangayon din ako. Sabi nga sa Latin, Duralex Sedlex. Ano raw? Duplex? Pagkano kumiburihan? In English, the law is harsh but it is the law. Kung ano man ang sinasabi ng batas, dapat natin ipatupad kahit gaano karahas ito. Pero dapat tayo maging maingat sa pagpapatupad ng batas dahil mawawala ng saysay pag hindi natin maayos ang pagpapatupad nito. Thing? May dating? Oo, kaya lang iba. Anong iba? Iba dating. Due process, yan ang ibig ko sabihin. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Due process. Let us go to the requirements. May witness ba tayo? May ebidensya ba tayo? Baka mamaya, puro chismis lang ang ebidensya natin. Masasayang lang ang pagod natin. Oh, yan ang ibig ko sabihin. Yung sinabi mo, yung due process. Kinakailangan magkaroon tayo ng due process. Tama yun! Process! Paupo ka na riyan. Good. Uy! Umalak pa ka rin! Binabati kita, Kapitana. Ang katulad mo ang kailangan ng barangay para tayo magtagumpay. Salamat po, Konsehal. Hindi po ba tayo uwi? Uuwi na kami. Tayo na. Ilakad pa tayo mamayang gabi. Kapitana, ang galing niyong magsalita. Iyan ang kulang dito. Isang bugada. Hindi pa naman. Alam kong malapit na kayo matapos eh. One time shall I take the bar? Ha? Bar? Bartender ka? Excuse me. Saka nang takadong pala eh. Sinabi ko na siya huwag ka magsalita eh. Eh, ano ba ibig sabihin nun? Madlang, hindi mo alam? Eh, hindi! Hindi ba? Sige. Yan. Uy, Ani! Andiyan ka lang pala. Kanina pa ako ikot ng ikot dun. Sino ba yung nahanap mo? Ha? Eh, di ang tatay mo. Darating kaya yon? Oh, maliliit lang daw siya kasi may meeting siyang pupuntahan eh. Sandali lang, Jessica. Jessica! Oy, Joey! Usap muna tayo habang wala airpot mo. Ay naku, pumunta ka na lang sa bahay. Mamaya abutan tayo ng itay dito. Kaya nga, ayaw ko pumunta sa bahay niyo eh. Nailang ako sa airpot mo. Eh di magtsaga ka. Ibig mo sabihin, pang natsaga ako, may maasahan ako sa'yo? Oo, ayan na pala, ha? Itay eh! Nay! Tay! Oh, tayo na. Si Ani. Ando po sa loob yata eh. Oh, tawagin mo, nang makalis na tayo. Sabi ko na sa'yo eh, hindi po pwede. Kasang usapan natin eh. Ito po
Tanggapin niyo na po. Sige na. Sige po. Magdala ka ng kasa, susunod ah. Sino yun, Ani? Po, uncle ko po, humihingo ng pera kasi po ano ho, may sakit po yung auntie ko, wala po akong pera, kaya binigay ko na po yung lulus ko. Po, oh, ano yung nasa kamay mo? Ho, yan ho, ano ho yan, nagkatuon lang po kami ng barkada, kaya po naglagay po ako ng ganyan. O, sumabay ka na sa amin ni Jessica. Ay, ako, hindi na po, Chairman. Kasi ano ho naghihintay po yung mga barkada ko po. Gagawa po kami ng project. Pakisabi na po kay Jessica na uno na po ako. Tay, saan daw pupunta si Annie? Sasabay daw sa ibang kaklase mo. Tayo na. Joey, sumabay ka na sa amin. Malasing ka, oh. Ang dami-dami namang mananakawan, eh. Bakit ako pa? Chairman, nadali ako. Yung kabisada ko, bukado, pati latigo ko. Naku naman kasi, Julia, napakaburara mo, eh. Eh, sandaling-sandali ko lang iniwan dun, eh. Gabi-gabi, tinitira tayo. O nga, pare. Hindi bali, Julian, matsetsempoan din natin yan. Sana nga, eh. Tuloy na ako, pare. Sige, parang kasing. At totoo nun, Chairman, hindi pa bayad yun, eh. Inuhulugulugan ko pa yun, eh. Ano, yung bukado? Hindi, yung kabayo. Ito talaga si Julian, oh. Magandang gabi, ho. Nandyan ho ba si Jessica? Alam mo naman nandyan, nagtatanong ka pa. Saka pa paano naman gaganda ang gabi, nanakawan ako? Aalis na ho ako. Jessica, may bisita ka. Tay? May bisita ka. Papasok na ho ako. Joey. Huwag kang magtagal. May eksamen pa bukas yan. Tay naman, wala naman ho akong eksamen bukas eh. May eksamen ka. Meron nga ho. Sandali lang ho ako. Chairman, magalang naman yung mamanugangin mo eh. Anong mamanugangin? Seni. Ano? Baka naman pwede mo akong pautangin. Naku, wala akong pera, Julian. Ay, dito rin lutsitsing mo. Isan lang muna natin. Tigilan mo nga ako, bitawan mo yung kamay ko. Ito naman, oh. Chairman, baka naman pwede mo akong paluwalan, oh. Wala akong pera, Julian. Classification. The Equal Protection Clause does not require the universal application of the law. That is, it incorporates on all the people without restriction. Aling Aurin, sunod-sunod ang catering natin ngayon. Alam mo naman ako, basta yung grande ang handa, sa akin nag-o-order. Kaya bilis-bilis na mo naman yan. Bagal-bagal mo eh. Huh. Walang yalma buhay ito. Wala ka nang ginawa kundi makutkod ng nyog. Mag-aatala ko tsilyo. Pagkatapos, katabihin pa nilang bobo ako. Bobo ba ako? Bah, hindi ata kaya lang doktor at abogado ito. At hindi naman nagagawin ito. Ako pala ng champion sa pakukutkod ng nyog. Ano ba kayo? Kukupot talaga nyo? Kailan ba matatapos yan? Eh kasi ho, ang purul-purul nito. Ano? Tatong! Ha? Halika nga rito. Ha? Ah. Akala ko ba iniyasa mo na ang kutsilyong to?
Mapuro na ho ba? Katimpura lang utak mo! Ah? Oh, eto kunin mo! Ani ko ito. Di, hata mo! Ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba naman? Yung karinang ginagawa mo, ay matagal ko nang naituro sa iyan. Ganyan lang yan, o, dali-dali. Ay, kayong dalawa. Bumaba nga kayo, kunin yung kaldero, dali. Oho. Tapos ka na bang mag-aral? Opo, Chang. Tapos na yung cake. Oh, dekorasyonan muna. O, sige. Oy, nena, yung buntot ng baka, baka sumabra lambot nun, ha? Bantayan mo. Oho. Dali. Oy, yung mga rekado niyan, ako magtitimpla. Basta yanda mo yung mga bawang, yung toyo, paminta, ha? Dapat lahat ang iamasok po siya ngayong gabi neto. Oho. O, iha, kumusta na ba yung ginagawa? Wow, ang ganda naman. Sige, pagbutiin mo. Ang ganda magbayad ni konsehal. Bakit ba ang asim ng mukha mo? Paano naman? Si Orly, picture ng picture sa'yo. Sinong Orly? Yung kaklase mo. Ah, yun ba? Wala yun kasi yung kapatid niya si Nancy, kaibigan ko. Insecure ka naman. Alam mo namang may tama ako sa'yo. Kung pwede nga lang eh, ako na susundo sa eskwela sa'yo para siguradong walang didikit sa'yo. Kaya lang yung... Eh, rapat mo, masyadong stricto. Ako, ganun lang talaga yon. Pero mabait ang itay. Jessica! Tay! Tay, ano ho yun? Kita mo na. Anong oras na ba? Mag-alas 9 na ho, itay. Punin mo yung pamalo ko. Huwag mo muna ibibigay. Alis na ako. Eh, papalis na ho ako talaga eh. Sige ho. Tay naman ho, tinakot niyo si Joey. Anong tinakot? May lakad ako. Sige doon ka sa taas. Tamang-tama ang oras na ito. Sa palagay ko, masasakotin natin sila. Garoon yung mga bata natin. Nasa kanto, Chairman. Nakahanda na. Tira. Wow! Ang ganda-ganda. Ang galing talaga ng kapatid ko. Pwede tikman? Kuya, huwag mo sirain. Mahirap-hirap gawin yan, huwag mo sirain. Tinitikman lang naman eh. Gusto mo masiyan ang gusto? Pwede. Yan. Oh, ito pa. Sap. Abot nga sa puno. Talo ko. Alam ni Kapitan, kami hindi. Anong hindi? Sobra naman ang yabang mo! Ah!
malakas din ang loob ninyo. Dito nyo pa'y denyo ang kalokohan ninyo. Baka hindi mo kilala si Hemong. Siyang may pabangkaan ito. Hoy, sabihin mo sa Hemong na yan. At ipagsabihin mo na rin sa iba, na dito sa barangay namin, hindi uubra yung katarantaduhan ninyo. Lahat na yan, sufficient to. Pagkukulan nyo ng panahon si Ani. Nasa delikadong edad siya na madaling matukso sa mga bawal na bagay. Hindi ilang kabataan ang nagumon dyan dahil sa labis ng pagtitiwala ng mga magulang. Si Ani, kaibigan ng anak ko. At daramdamin ko rin kung siya'y mapapahamak. Hindi ko naman siguro, Chairman. Mabuti't masunurin bata rin yan. Masyado lang kong mag-aral talaga si Ani. Kaya nga siya nangangayayat. Pero mabuti na rin kung mapatignan niyo siya. Salamat po sa malasakit niyo, Chairman. Walang anong, Jess. Tayo na ho, nandiyan na ho si Mang Julian. Ah, Jess, Mila, may lalaki. Salamat po, Chairman. Ako. Naman yun. Salamat po ulit, si Chairman. Po. Ah, nagpaalam sa akin, manunood daw siya ng sini sandali. Ah. Sige. Apo. Sige po. Sige. Ah. Totoo kaya yung sinasabi ni Chairman? Hmm? Ewan ko. Hindi ko alam. Tama lang naman yung ginawa ni Kapitan eh. Dapat nga makulong lahat ng mga yan para magtanda. Pare, si Masong. Sinong Masong, pare? Si Masong Pader. Masong. Asa si Kayabyab? Si Chairman. Tarantado nga no? Pinainit mo ba ang dugo ko? Walang chairman-chairman sa akin. Ha? Asa si Kayabyab? Umalis eh. May pinutahan. Umalis ha? Aray. Sabihin mo dyan sa nagyayab ang yabangan na Kayabyab na yan. Pundi na ako! Hindi niya dapat tinatalo ang amo ko si Hemong. Patunayan niya ngayon ang tibay ng dibdib niya. Alam niyo naman kung saan ako naglulungga. Naintindihan niyo ba? Thank you. Happy anniversary, Masyal. Iha. Tuloy na ko kaya. Uy, kumusta? Happy anniversary. Chairman Kayabyab, kumusta? Julian, Jessica, kumusta kayo? Tuloy kayo. German. Ha? Lintigan dating ni Kayabyab ba? Paimportante. Makakala niya, congressman siya. Pasikat lang yan. Ilusob lang niya ang pasugalan ni Emong. Pati lahat ng mga kasangkapa sinira. Pati lahat yung pumupundos, kinulong. May anak na pala si Chairman Kayabyab. Mukhang busy-busy po kayo, ha? Tulungan na po namin kayo. Okay lang, kaya ko na to. Wala naman po kaming kinagawa eh. O sige, bahala na kayo po. Ano may tutulong nyo? Kapitana? Oh. Ayos na ba lahat? Oo, oh, ayos na. Ready? Ayos na. Thank you very much. O sige mga kasama, magsikahan na tayong lahat habang may nitinit-tinit pa. Halina kayo! Tay, si Kapitana Lambing po ng Barangay Mariposa. Kumusta? Nagustuhan niyo ba yung handa? Ayos naman. Kaya lang yung adobo, maalat eh. Oo nga ho, sobrang alat. Kaya hindi ho namin nagalaw eh. Ah, ganun ba? Mukhang kayo lang ang naalatan. Hayaan mo sa susunod lalagyan ko ng isang sakong asukal. Galit yata? Tay naman, wala naman kayong kadiplo-diplomasya eh. Siya nag-cater ng mga pagkain na yan, tapos pipintasan niyo. Hindi ko naman alam na siya nagluto niyan eh. At saka nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Talagang maalat eh. Siyempre, napahiya yung tao. Sabihin mo, masarap yung pansit. Chairman, nahanting na si Kayabyab. Pinuntahan ni Masong Pader sa Barangay Hall. Yan ang simula ng kanyang katapusan. Talagang chairman Kayabyab na yan. Paano naging chairman? Tipatiko. Samantalang hindi niya alam kung gaano kahirap magluto. Bakit lang, Bing? Wala po siya. O sige, mabuti pa ituloy mo na yan. Ayusin mo na yung cake at magdi-dessert na, okay? Okay, siya. Nakakain
kapag nagkataon, makikita niya. Ah, kapitana. Ah. Marami akong nakain. Talaga palang masarap kang magluto. Totoo yun. Nagulat nga si Chairman Godo nang malaman niya ikaw nagluto Mabuti naman na gustuhan niyo. Merong iba dyan nakakain na at lahat. Pinintasan pa ang luto kong adobo. Mahalag daw. Sino may sabi nun? Si Chairman Kayabiyak. Naku, wala namang katistis sa pagkain yun Baka nakatikim ng masarap, nanibago. Kapitana, huwag masyadong intindin yun. Alam mo naman kumbaga sa kon nagpapapansin lang yun. Oh. Ha? Teka muna. Sandali. Ito saging, oh. Mukhang matamis. Berting! Godo. Congratulations, ha? Saan? Tinimbog mo pala yung pasugalan ni Emo. Pati yung mga tauhan niya, tinulong mo. Hindi siguro nagkalaga yan. Palagay ko nga, tinuloy yan Siguro sikat na sikat ka ngayon sa lugar mo. Hindi naman. Oo nga pala, teka muna. Bakit pati yung linuto ni Kapitana? Ha? Siniraan mo pa. Sabi mo, hindi masarap. May balak. Baka... Ha? Baka may balak. Baka may balak ka magtayo ng katera. Godo, may iba naman natin ang usapan. Kamusta naman ang lagay dun sa inyo? Anong lagay? Balita ako, nagkalat ang pasugalan dun sa barangay ninyo. Ang ibig mo sabihin, nagkakalagayan dun sa lugar namin? Yun na nga. Hindi, ang ibig kong sabihin, baka kailangan mo tulong ko, magsabi ka lang. Ang ibig mong sabihin, kinukusinti ko pasugalan doon sa lugar namin? Na hindi ko kayang pikinin? Ha? Hindi lumalabas na inutil ako? Ikaw may sabi nun. Ikaw nga naman ang may sabi. Loko ka pala! Nasira niyo yung cake ko! Kapitano, ikaw rin may naglulo ng cake. Oo! Kaya pala, masarap na disin niya. Utang na loob naman, Julian. Mahina na nga ang beda ko. Bubusitin mo na naman ako. Ito naman, parang kang hindi pa bayaran. Malapit na ako magkaroon ng pera. Ligaw ng ligaw. Puro naman kutang. Sene, mamaya ka na pumasok. Sandali lang. Julian, huwag mo nang bulabugin si Sene. Magsasara na nga yung tao Chairman. Kalat na kalat na sa buong barangay natin ang paghahamon sa'yo ni Masong Pader. Pansinin yun. Puro hangin lang yun. Hindi yun, Chairman. Lumalabas mo. Parang nakakalalaki. Talaga naman ganun yun Hindi diretso utak Oy! Ang paratingin niyo sa kanya, huwag na huwag siyang makakatapak dito. Dahil pag nagtagpo kami, ako ang kanyang makakatapat. Okay? Sarap dito, Chairman. Oo. Magnanakaw! Magkakasin pa kayo, tulungan ninyo ako! Magnanakaw! Pinasok mo naman tayo. Walang nakalpas. Wala, Chairman. Gabi pa ho. Labantay na namin lahat ng mga lugar na dapat nilalabasan. Natitiyak ho, nandito pa sila hanggang ngayon. Subukan ho, may tao pa rin tayo. Oras na mahuli ang magdarakaw na yan. Ipasusuko ako sa kanya lahat ng nawawala dito, lalo na yung gamit ko sa kalesa. Thank you.
Kapitana! Bakit? May maglala ako sa iskirita! Ha? Punta natin! Tama na yan! Dalhin nyo na yan! Hoy! Ano ba kung gulo ito? Okay, Jojo! Okay, palatan niya! Lambing! Huwag kang makialam! Kasi Kapitana, itong dalawang magnanakaw na ito, madalas kaming looban doon sa may amin. Kayo, bakit kayo nandito? Eh, mangyari ho, Kapitana, dito sila tumakbo, natural lang, dito namin sila habulin. What are you looking at? Lambing. Huwag kang makialam, kuya. There seems to be some problem here. Ano ba ang problema, Kapitana? This is Barangay Mariposa, and as you know, I am the chairperson here, right? Right! Alam naman ho namin yun. Then you should also know that because the suspect was found here in my jurisdiction, he is under my custody, right? Right, okay. Right? Huwag kayong mag-alala, Kapitana. Itong dalawang ito, dadali namin sa presinto. No. He's under my jurisdiction. Therefore, ako magpapadala doon sa presinto. Right? Again? Right. Anong tinatawa-tawa nyo dyan? Huwag ka na pa kayo alam. O mga tanong, dalhin yan sa presinto. Kapitana, tutuloy na kami. Right! Sige. Kuya, ano ka ba? Kanina ka ba kalabit ng kalabit? Ano ba problema? Eh, pabihira ka naman eh. Tignan mo nga mukha mo. Ang ulo mo, puro-puro noloy. Nakakaya sa mga tao ah. Tignan mo. Hola. Ah, Colonel. Narito pong lahat ng records namin sa logbook na ito. Salamat. Ilan taon nyo na bang hinahanap ang dalwaling yan? May 10 taon na. Mula nang tumakas siya sa aming bayan. At mula nun, ay nagpalipat-lipat na kami sa iba't ibang probinsya sa paghahanap sa kanya. Kailan lang, ay nakatatlong buwan kami sa Bicol. At nitong huli, ay sa Quezong kami naghanap. Lumalabas sa aming imbestigasyon na ito ay narito na sa Maynila. At may 8 taon na rin. Patay ang kanyang asawa. Matagal na pala. Isinalang-alang nyo na ba, Tiniente, na posibleng nagpalit ng pangalan ng taong yan, kaya hindi nyo makita? Naisip na rin namin yun. Kaya lang, nagbabaka sakali pa rin kami. Joey!
Mare, tama na yan! Tama na yan! Mare! Mare, bakit? Tingnan mo si Jessica at Joey, oh. Bakit ganyan ang itsura niyo? Teka, anong nangyari? Ay, may bukbuk ang paa. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ba kayo nagkaganyan? Diyos ko, at ang smell. Hindi ko kayo matake. Para kayo nilablabas sa sama ng loob. Nagkagulo sa basketbolan kanina eh. Sa pagtakbo namin, nahulog kami sa kanal. Nako, Jessica. Kanina ka pa inaantay ng tatay mo. Chairman! Nandito na si... Kumayan! Mawa ko! Oh my goodness! Galit na galit sa'yo! Hindi ka daw nagpaalam! Ha? Alis na ako! Ikaw nang bahala sa tatay mo, ha? Sige, alis Oy, na Joey. Ako! Joey! Joey! Ikaw! Bumalik ka na! Pati ako! Sige! Malilindig ang tong batang to kay Chairman. Saan ka nang galing? Ba't ganyan ang itsura mo? Tay, kasi nanood ako ng laban nila Joey dun sa basketballan eh. Nagkagulo ho eh. Nahulog ko kami sa putikan. Hindi ka man lamang nagpaalam. Ginawa mo basta ang gusto mo. Sorry ho, tay. Hindi na ho mauulit. Talagang hindi na mauulit. Sige, maligo ka na. Eto, doorbell. Hoy! Oh! Tumitimbre na eh! Eh, kung sira, di magdamag tayo rito? Siya nga naman, Chairman. Ano ba yon? Magandang gabi po. Ha? Aba, si Chairman di magulangan pala. Andiyan po ba si Kapitana Enriquez? Abay, nandito. Oy, sandali lang ha. Paki, nasisigurong bang wala dyan yung kapatid? Siguradong wala. Ang intindihin mo, yung sasabihin mo kilambing. Ha? Kayong dalawa, may iwan dito, ha? Tandayan yung mabuti. Baka dumating yung kapatid. Tuloy daw po kayo. Oh, tayo na. O ano, wala lang tayo dito? Chairman, tuloy kayo. Oh, maupo muna kayo. Can I offer you something? Soft drinks? Kape? Kape ho. Mrs., huwag na ho. Katatapos lang namin eh. Sige, upo muna kayo. Tatawagin ko si Lamberta. Okay. Pino lang tayo. Huwag kang masyadong papapel. Oo. Eh. Alalay mo lang ako eh. Good. Maki, parang atat-atat kang makita si Kapitana. Bakit ikaw ba akyat na ligaw? Hindi, inaayos ko lang eh. Bakit, lukot ba? Si Chairman naman oo. Oh. Eh baka mapintasan tayo. Sandali lang ha. Sandali. Ay! Salamat siyang. Magandang gabi naman. Good evening. Maupo kayo. Napasyal kayo? May kailangan ba kayo? Eh, wala naman. Anong wala? Wala. Anong? Meron? Meron? Meron. Meron nga pala. Ano yon? Ang tungkol dito sa barangay nyo. Eh, maganda sana kung meron tayong mga joint projects dito sa barangay. Maganda nga yon. Nabalitaan kasi namin ang project nyo dito sa Mariposa. Talaga po? Alin yon? Ah, yung pagpapayos at pagpapaganda ng paligid. Ginaya namin. Talaga? Epektibong talaga. Hindi lang naging malinis ang paligid, pati yung mga magnanakaw, nahirapan po pumasok. Oh. Okay nga talaga, di ba? Mabuti naman. I'm glad to hear na napapakinabangan yung project ko. Di tulad na nangyayari na kung misan, mismong opisyal ng barangay ang naninira sa kapwa niya opisyal. Anong ibig niyo sabihin? Eh, may narinig kasi kami na usap-usapan na nabanggit ang pangalan mo.
Paano? Paano nga ba yun? Ang sabi eh, kabago-bago mo lang daw na kapitana eh. Masyado ka raw na masalita. May pa-English-English ka pa raw. Eh, nag-aral ka daw ng abogasya kasi. Sino may sabi? Chairman. Sino may sabi? Sa tingin ko, nainggit lang sa'yo. Sino nga may sabi? Ang mabuti pa, huwag mo nang malaman. Gusto kong malaman. Eh, si Kayabyab daw, ang chairman ng pitong gatang. Sinabi niya yon? Yun ang usap-usapan. Walang hiyang yon? Nakuha pa niya sabihin at pinamamalita na may gusto ka raw sa kanya. Ano? Ang tapong talaga ng apog niya. Relax ka lang, Kapitana. Talagang ganyan na public official. Maraming nainggit. At hindi lang yan. Pag lumalabas ka raw sa kalye, may baterya ang buhok mo na may paikot-ikot na parang kuryente. At ang mukha mo, parang panis na isimada na nasubsob sa isang katerbang asukal. Ubos ka ngayon. Kasi huwag yun itiro eh. Miss Kapitana, magandang araw. Maganda nga. Pare, sundan natin. Kapitana, napasugod kayo. Saan dito ang bahay ni Chairman Berting Kayabyab? Ah, si Chairman Berting. Doon sa pangatlong pito, sa taas. Pangatlo? Taas? Oo. Ba, mukhang galit na galit na. Umuusok ang ilaw. Chairman Kayabyab! Aba, kapitana yun ah. Oo nga no. Ba't kaya kinakalabog yung pito ni Chairman? Chairman Kayabyab! Chairman! Kapitana, kayo pala. Dala magaling mong tatay! Sandali ho. Ibang klaseng dating ha, mukhang galit na galit ah. Wala akong tatay. Saan siya nagpunta? Nandun sa palengke. Ah! Nagdidilihensya ng ulam sa palengke. Naku, hindi ho magagawa ng itay yun. May inaayos lang ang gulo doon. Sa palengke ka mo? Ah, Kapitana, ano ho bang diferensya? Huwag ka na makialam! Ika, sundan natin. Sandali lang, oh. Ika, ano bang... Wala na naman nangyayari. Hindi ko alam. Ang bisik mo. Hoy, Sir Nan, yung bayad mo. Ano yan, pare? Bakit? Ano nangyayari dyan? Ano? Ay, naman lang kayo. O, ayan, Chairman, nakita ninyo, kulang ng dalawang guhit. Oh, Edna, ayan, oh. Sa timbangan ng bayan, kulang ng dalawang guhit. Kaya pagawa niyo ng timbangan niyo dahil marami nang nagre-reklamo. Sige ho, Chairman. Ako na ho mismo magpapagawa nitong timbangan namin. Sige. Kaya na ho, Mrs. Chairman, baka naman humatulungan nyo kami dito sa problema namin sa tubig. Oo nga naman, ho, masyadong mahina. Minsan naman, ho, nawawala. Ayan nyo, asikasihin ko kagad. Maraming salamat, Chairman. Naman, salamat, ho, Chairman. Sige. Chairman Kayabyab! Kapitana, naligaw kayo. Hindi ako naligaw. Ikaw ang sinadya ko rito. Para linawin ang mga pambabastos na ginawa mo sa akin. Huh? Anong pambabastos ang ginawa ko sa... Bakit mo ipinagkakalat na nagkakandara pa ako ng pag-ibig sa'yo? Bakit? Sino ka? Ano ka? Akala mo siguro napakaganda mo lalaki para maloko ako sa'yo. Hoy, no way! Hindi ako yung tipong babaeng mababaliw sa'yo. Kapitana, nakatingin sa atin yung mga tao. Huwag tayo mag-skandalo rito. Ano skandalo? Wala akong pakialam. Akala ko ba we have a democracy? I can say whatever I want, wherever I please, kahit saan. May reklamo? Akala mo siguro hindi makakarating sa akin, ano? Ganyan kayong mga lalaki. Pag naku-corner, para kayong mga hamong tupa. Bumabaligtad. At ito, tandaan mo, kahit ikaw pinakamayamang lalaki, pinakagwapong lalaki at saksakan ng romantikong tao, wala ka pa rin pag-asa sa akin dahil hindi kita type!
O, teka, ang sinabi ko lang, maalat yung adobong linuto mo. Eh, di binastos mo rin ako! Ano? Ano? Wala ka palang binatbat? Ito lang collection mo. Eh, nalulugi na daw sila eh. Pambira naman sila. Sabi mo sa kanila, wag silang ganyan, ha? Saka na lang daw tayo bumawi. Pore. Chairman. Sabihin mo sa kanila, sila rin. Ha? Baka pag-ising nila ng umaga, makita nila kanilang mga iskaparate, basag-basag. Ha? Sige, sabihin mo sa kanila. Ako. Bumaba ang collection natin, ha? Kano? Ayan, 9,450. Chairman! Dapat eh. Chairman! Galing kami sa palengke. At may dala kaming balita para sa'yo. Good news at bad news. Anong balita? Ano bang gusto niyong unahin ko? Yung good o yung bad? Siyempre, yung good news. Ang good news, sinugod ni Kapitana Lambing si Kayabyab sa palengke at sinampal ni Kapitana si Kayabyab. Totoo yan, Chairman. Good. Eh, yung bad news? Ang bad news, gumanti si Kayabyab. Hinalikan sa labi si Kapitana Lambing. Sa harap din na madaming tao. Totoo yan, Chairman. Bad. Pero may good news na naman. Sinampal uli ni Kapitana si Kayabyab. Bad news uli. Hinatak ni Kayabyab si Kapitana. Hinalikan niyo uli? Hindi. Eh, anong bad news doon? Kasi para bang nagustuhan yung unang halik eh. Para bang humihirit pa ng isa pa nga. Totoo yan, Chairman. Very bad. Chairman. Lagi yata tayo naiisa ni Kayabyab. Bale, hindi pa tayo tapos. Babawi tayo. At ang lahat, magiging good news. Very good. Ikaw naman kasi, may pinag-aralan ka. Susugurin mo si Chairman doon pa sa palengke. Aba, natural, napahiya yung tao. Yan tuloy na pala mo. Eh, hindi ko kasi akalain na yun ang gagawin niya, Chang. Sino man lang yun? Anong ginawa sa'yo? Chairman Kayabyab ng pitong gatang. Pinahiya ako tapos sinalikan ako sa harapan ng maraming tao. Walang yan, Chairman, yan ah! Tatatati ko, Chairman! Ay, padaw! Kuya! Hindi naman ganun kagrabe, Kuya. Oh, hindi pala eh! Ano minunok ko kung dyan? Hindi kasi ginalang ang pagkababae ko. Pagkatapos niya akong pinahiya, tinulak ko na hulog tuloy ako sa isang banyerang isda ang lansa pa naman. Ah! Talaga binatot ka dyan! Hindi naman ganun kasakit, Kuya! Sige! Magtapagtapangan ka! Kapag nakapatay ka ng tao, makukulong ka ng habang buhay! Chang, ilan taon ho ba yung habang buhay? Kung ano ang tagal ng buhay mo! Alam mo ba? Ano? Kung ano yung pinakakain sa preso? Ano ka ho eh? Kinis ang munggo at saka ulo ng tuyo! Chang, ay di papayat ako! Ikaw naman, halik labang pala eh! Nakukuha sa paniku yun! Eh kung tuwing magkikita kami, halikan ako ng halikan. Abay talagang dapat patayin yan! Tama na ngayon? Okay oh, anong ginagawa niyo dyan? Eh kailangan namin ng gulok, bibiyakin namin to eh. Oh, ikaw na magbiyak ng niyong. At pagkatapos, kukurin mo! Huh? Oo, Jack. Talaga yung kuyo mo? Bobo! Teniente, sa lahat ng kasong hinawakan mo, ito lang nakita kong masyadong masugid kang malutas. Dahil kaya sa matinding hangarin mo, mahuli si Del Valle. Totoo yan.
Sinumpa ko na kay Don Claro na hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang pumatay sa kanyang tauhan. Tenyente, alam naman nating lahat at ng buong bayan eh. Self-defense lang ang ginawa ng tao, kaya nangyari yun. Alam ko, pero dito, karangalan ko na nakataya. Ang diferensya, Tenyente, halos nagalugad na nating lahat ang record section ng mga presinto. Wala. Kung saan-saan probinsya natin nagpunta, wala rin. Hindi kaya patay na yung taong yan? Hindi. Malakas ang kutob ko. Nabuhay siya. At ito ang tinitiyak ko sa iyo. Balang araw ay magkikita rin kaming dalawa. Tenyente, malakas na ulan to ah. Oo nga. Halika na, bago tayo abutan. Bakit ito, Manang? Naku, di ni tayo mag-usap. Alam mo ba kung sino nakita ko? Sino? Si Tenyente Ramos, yung kababayan natin. Nakita ba kayo? Hindi. Nagtago ako eh. Baka naluwas lang yun dito sa Maynila. Pero kilala natin si Tenyente Ramos. Iba na yung nag-iingat. O Manang, nandiyan na pala kayo. Ano yung narinig kong mag-iingat? Tsaka, sino yung Tenyente Ramos? Ah, kaibigan ng tatay mo yun sa Presinto 2. Halika nga, tulong na mo ako magbihis. Buti! Pare, mainit pa to ah! Nandiyan ba si Mr. Basco? Bakit ho? Anong kailangan niyo sa kanya? Wala. Gusto ko lang siya makausap. Hindi niyo siya pwede makausap kung wala kayong appointment sa kanya. Bakit? Sino ba yan? Naku, sandali lang ho. Ikaw ba si Mr. Basco? Ako ha, bakit? Sino ka ba? Ako ang chairman ng barangay Pitong Gatang. Ilang beses na kaming sumulat sa'yo. Tungkol doon sa walang takip na manhole doon sa barangay namin. Hanggang ngayon, wala pa kayong ginagawa. Teka. Dahan-dahan ka lang pala nalita. Huwag kang magtataas ng boses, ha? Hindi lang problema mo ang dapat namin isikasuhin dito. Buong tondo kami ang bagsakan ng reklamo rito. Maghintay ka. Una-una lang yan. Nagantay nga kami. Nagantay kami. Hanggang may namatay na bata. O bakit? Kasalanan namin yon? Kapabayaan ng magulang yan. Kapabayaan ng mga magulang? O kapabayaan ng mga taong gobyernong katulad mo? Bakit kami sinisisi mo? Patay na yan eh. Ano pa magagawa natin dyan? Ipalibin nyo. Tsaka doon sa problema nyo manhole. Kung hindi kayo makapaghintay, kayo mag-ayos. Kung ikaw ang ayusin ko. Ano ang ayusin? Gusto mong makialam? Tata, makikisindi nga ako. Oh, magsitulog na kayo, ha? Oy, Kosa. Tol, bibista na tayo sa Lunes. At pag bumaba na hatol natin, siguradong babiyahe tayo sa munti. Lalo tayong mahihirapang makatakas doon. Alam ko, pinaghandaan ko ng lahat na ito. Hindi na tayo abuti ng sentensya dito. Nakaplano na ang lahat. Ang ibig mong sabihin eh, may pag-asa tayong makalaya?
Pupuga tayo, Gunggong. At kapag nakalabas na tayo, ang unang-unang magbabayad ng pagkakakulong natin dito ay si Kayabyab ng pitong gatang. Yan din ang nasa ulo ko, Tol. Dapat lamang na matikman niya rin ang hirap na inabot natin dito. Pero, kailan ba yon? Tiyempo tayo. Alam ko na! Taki! Chairman? Puntahan mong kumpari kong turing ahas sa balik-balik. At kumuha ka ng ilang tauhan niya. Sa iniisip kong ito, kailangan kong taong hindi kilala sa lugar na ito. Bakit, Chairman? Ano ba ang plano mo? Saka nyo na malalaman. Na binabahala kong ito. Lahat good news. Let's ring to that. Kapay. Give me five. Oy, baka nakalimutan nyo ng drama. Kunwari, kikidnapin natin si Kapitana. Pagkatapos darating ako, maglalabanan tayo. Natatamaan ko, babagsak kayo. Babagsak. Para makita sa mata ni Kapitana, di ako lalabas na bida. Okay, boss. Maliwanag ba? Areglado yung boss. Siguro naman, hindi ako dadala ni Turing Ahas ng mga bobo. Sanay kami rin, boss. Ha? Paano kung pumalag yung kasama? Tutudasin ba namin? Kailangantado ka pala eh. Talaga. Kunwari, Google-bin nyo lang. Huwag nyo papatayin. Anong oras ang dating? Eh, ganitong oras ang dating nun. Ha? Pag malapit na sa bahay, harangin nyo na. Alam nyo na gagawin. Go! Daan lang ako dyan. Nakita kong may kaguluhan dito, kaya lumapit ako. Eh, anong gusto mo pasalamatan pa kita? Hindi naman. Baka ako, kailanganin mo tulong ko eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo, ah. Kuya. Ano pa bang hinihintay mo? Tulungan mo ako! Wala ko, hindi kailangan tulong ko. Sige, salamat ha. Wala nga naman. Hindi ba si German Kayabyab yun?
Siya bang kumulpi sa akin? Gunyos ba? Gunyos ka lang ngayon! Ibahal na mo na ako ng aso! Papatayin ka yan! Gunyos ka pa na gunyos! Papatayin ka yan! Nakamulang nga ng aso eh! Ay aso! Asikasuhin niyo yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pagmumulang pa ng sakit yun. Oo, Chairman. Tinawagan na namin ang MMA. At mamayang hapon, hahakuti na namin ang mga basura. Mabuti naman. At saka yung center natin, pagtulungan yung kumpunin. Pag inabot tayo ng tagulan eh, tutulong na naman yun. Oo, Chairman. Ayusin namin yun. Sige. Oo, may nakalimutan pa ba tayo? Wala na ho, Chairman. Sigaw, tutuloy na ho kami. Oy, tsaka yung inyong pagroronda, itagos ninyo doon sa may boundary. Para walang masabi yung ating mga kabarangay. Hindi yun, doon lang kayo umiikot sa may mga byuda. Tay? Balitang balita ho, dito yung nangyari kagabi ah. Niligtas nyo raw ho si Aling Lambing doon sa mga snatchers. Tumba raw ho lahat, hindi nyo raw inurungan eh. Siyempre, feeling proud naman ako. Nagkataon lang yun. Kahit kaninong babae nangyari yun, gagawin ko naman yun eh. Maganda na rin ho yung kay Kapitana nangyari yun kasi parang sinadya ho eh. Winning combination kasi, binata kayo. May anak nga lang. Si Aling Lambing naman, dalaga na, law student pa. Teka. May tinutumbok yung salita mong yan ah. Wala naman, Tay. Ang gusto ko lang naman kasi, maging maligaya kayo. You deserve it naman eh. Tsaka you've been a very good father to me. Kailangan nyo kasi ng partner sa buhay eh. Teka, parang gusto mong mag-asawa uli ako. Ako ba yung pinagtatabuyan mo na? Di naman, Tay. Pero alam nyo, kung kay Kapitana kayo mapupunta, botong-boto ako. Eh pangalan na pangalan pa lang, Malambing na eh. Lambing? Ano naman ang linambing nun? Ubod nga ng taray eh. Daig nga yung alimangong bato kung sumugod eh. Ang itay, ayaw pang magpabuking. Eh nung hinalikan nyo siya sa palengke. Oh, ano? Kung hinalikan ko? Tinutuon nyo yun, Tay. Oh, chancing na chancing pa nga kayo. With feelings pa nga yung halik nyo dun, di ba? Anong chancing? Anong feelings? Tay, kilala ko kayo. Pero bakit ba? Hindi naman dihado si Aling Lambing eh. Pogi yata ang tatay ko. Diba? Ba. Teka, binobola mo ko. May kailangan ka, no? Tay? O, anong kailangan mo? Ano? Tay, kasi... Nandiyan nung si Joey sa baba. Sabi ko na nga ba. O, Joey. Magandang araw ho, Chairman. Ipagpapaalam ko lang po sana si Jessica. Basketball championship po namin mamayang gabi. Saka ho, padala po ni Kapitana Lambing at ng tsahin niya. Adobo po to. Espesyal daw. Baka mahalat na naman yan. Ayos na lang sa Chairman, hindi na mahalat. Pinatamis na adobo. Uy, may rosas pa. Galing din pa kay Kapitana to? Hindi ho. Para ho kay Jessica to. Uy! Berting, may parigarigalo pa ng bulaklak sa anak mo. Sa palagay ko, plastic lang yan. Tay naman, mas mahal nga ho yung plastic eh. Mas mahal yung plastic? Oo. Ganun ba? Manang, hindi ba gusto nyong manood ng basketball? Ha? Ako? Samahan niyo si Jessica, mami, ang gabi. Oo. Joey! Oh, kasama mo pala si Jessica. Sandali lang, bababa ako. Maganda pala si Kapitana eh. Oo. Pero mas maganda ka. Naku ha. Oh, kumusta? Magandang hapon po, Aling Lambing. Isusoli ko lang itong pinaglagyan ng adobo. Dapat hindi ka na nag-abala. Si Joey na lang. Nagustuhan ba ng itay mo? Naku, oh, ang dami nga ho niya nakain eh. Siya nga ho pala. Pinabibigay ho ni itay. Para sa inyo raw po yan. Talaga, ang sweet naman ng tatay mo. Naku, sweet na sweet po talaga ang itay ko.
Kaya lang madalas misunderstood ho yun. Kasi hindi siya palangit eh. Stricto, pero talagang maalalahanin. Kaya nga ho minsan eh, naawa ko sa itay kasi ngayon nag-iisa na lang siya. Hindi, bukod doon sa akin, wala na hong ibang tumitingin sa kanya tsaka nagmamahal. Ito ay nalilambing. Tingnan niyo naman ho, pinadalahan kayo ng tatlong puting bulaklak. Abay sa aming mga kabataan eh, may iba't ibang ibig sabihin yan. Siya nga, tulad ng ano? Halimbawa ho, yung tiyela ko siya, kapitana. O kaya yung gustong-gusto kita. Tapos na, Joey. Yung... Mukhang marami ka nalalaman. Mabuti pa mag-snack muna kayo. Naku, wag na ho. Alis na rin naman ho kami. Ah, ganun. May lalakarin pa ho kami tungkol sa liga. Saka, okay. Busog pa ho kami. Sige. Sige ho, salamat ho. Salamat. Sige ho. Sige. Kung binigay yung bulaklak sa kanya, eh para sa'yo yun. Oo nga, bigay mo sa akin yun, di ba? Oo. O, nagpasalamat ako sa'yo. Oo. O, kaya okay lang yun kung kanino ko gustong ibigay yun. Tsaka sumigunda ka naman eh. Sang-ayon ka naman, di ba? Tsaka, kailangan lumapad yung papel mo sa tatay ko. Bah, nga no. Di ba? Bukas, magdadala ako maraming bulaklak ulit. Huwag na, mamaya maghirap ka pa sa kabibili. Pero gusto ko isang dosena. Ha? Eh, teka, paano yung mga... Narinisa. Pag-usapan natin ito. Kawawa naman yung mga bata kung magkakahiwalay kayo. Kung hindi nga lang sa mga anak ko, kailan ako magtitiis? Kasi uwi ka ng bahay. Uwi na ako, Chairman. O yan, Alisa, uwi na daw siya. Nakaya naman kay Chairman, halitin. O, uwi ka na, ha? Apo, Chairman. O, Alisa, uwi na daw. O, na ito, ito. O, Chairman, marami kong sa... Ah, wala akong naman. Pasensya mo. Ah, wala akong naman. O, beste, uwi ka, ha? O, hindi na ako, man. Sige. Kung diin natin naman yung mag-asawa ngayon. Ako isa lang si Kesto. Erding! Ito na ang una at huling pagsama ko sa dinaborak na lintik na basketball na yan! Ayoko na! Naku, ayoko na! Ayoko na! Hindi na tuloy yung basketball, ano? Ha? Wait, Tay. Maligo ka! Maswerte ka, Joey. Hindi ka naputikan. Tutuloy na po ako. Sus, Tino! Pistulang ka na ba, Overton? Miss, pakikwenta ho. Ito lang. Tandaan mo, Lisa. Kapag may project ka, sa hapong pa lang, inihahanda mo naman kailangan mo para hindi ka naghahabol. Manang, kasi nung dumaan ho kami kagabi dito ni Itay, sarado na. Bilisan mo tanghali na. Mahuli ka na. Manang, alam nyo, pag kayo naghahatid sa akin, lagi kayo nagmamadali. Magkano ho ba? Dapat malamang marami pa akong naasikaso sa bahay. Huwag nagpunta, Itay. Maaga siyang umalis, ha? Ito, nagtanong pa. Para ka naman bago ng bago sa Itay mo. May nasikasang gusto dyan. Halika na! Huli ka na, eh. Bicycle! Halika, bilis! Hoy! Mama! Ito ang anak ni Gabyab. Ako nga po! Bakit po? Bakit po? Ano ba kailangan niyo sa bata? Pumagay lang dito, ha? Wala pa lang binatbat siya tatay mo. At tagal na ng hamon ko, ni Anino hindi ko pa nakikita. Batong-bato na ako ng kahintay ah. Mamang ano, hindi ko naman alam yung pinagsasabi ninyo eh. Ano? Hindi mo alam? Alam mo siguro na duwag ang tatay mo. Aba, hindi ko duwag ang tatay ko. Matapang ang tatay ko. Basta alam niya nasa tama siya. Matapang? Kung may alalay siguro. Ano ba? Nasasaktan ng bata. Bitiwan niyo siya! Bitiwan niyo siya! Ana! Tawang mo ako sa bahay ka talaga! Jessica! Tawang mo! Hindi mo pa alam na akong chairman ng barangay dito? Wala chairman sa akin! Ano ba, Mama? Sabihin mo sa tatay mo, si Basong Paler! Yan na! Anak! Ako! Aling Lambing! Buhatin natin! German! Nilusob ni Kayabiyab si Basong Pader! Ano? Si Masong Pader? Oo! Yan ang gusto kong makita. Kung paano bugbugin ni Masong, si Kayabiyab! Ayun na! Kapitana! Kapitana! Bakit? Si German Kayabiyab nilusob si Basong Pader! Ha? Oo! Huli ka!
kay Yagab. Tuloy lang yun, pare. Si Masong. Kaakit lang nung naka-duty. Palagay ko, matatagalan yun bago mag-rekurida. Maganda ka na. Konti na lang yun. Good afternoon. Magandang hapon, no, Kapitana. Si Chairman Kayab-Yab.
Ay, naku, kalalabas lang ho eh. Pero babalik din ho kagad yun. May kakausapin lang daw ho sandali. Gusto niyo ba maghintay? Ah, hindi na bali. Sige, babalik na lang ako. Thank you. Sige. Kapitana, napasyal kayo. Ay, ikaw talaga sadya ko, Chairman. Meron kasi sana akong paggagawang grills para sa barangay hall namin. Lagi kasi nakakapasok ang mga bata. Magkano kaya aabutin yan? Materials lamang ito. Wala tayong pag-uusapan sa labor. Hindi naman kaya nakakahiya yun? Walang kabagay-bagay ito. Kapitana, siya nga pala, maraming salamat dun sa adobong pinadala mo. Yun ba? Buti nabanggit mo, salamat nga pala sa Rosas. Rosas? Oo, yung pinadala mo kay Jessica. Pinadala ko kay Jessica? Oo. Yung pinadala ko kay Jessica, nagustuhan ba yung pagkapula? Pula? Oo. Hindi ba puti yung binigay mo? Oo nga pala puti. Nalito lang ako dahil sa pula suot mo eh. Oo. Kapitana, pasensya ka na at wala akong may alok sa'yo dahil puro bakal lang nandito, mahirap palang butin yan. Kung mamarapatin mo at wala kang ginagawa, kung maaari sana eh, anyayaan kita kahit na magmerienda man lamang. Wala naman akong ginagawa. Sige, pwede. Salamat sa'yo, Lambing. Wala yun. Tutuloy na ako. Sige. Tutuloy na ako. Sige. Ano ba? Tutuka ka ba o hindi? May tao. Hayaan mo siya, inggit lang yun, lang yun. Yan! Ganyan pa lang ganyan, edi ayos! Nandito na pala. Jessica! Jessica! Mang Julian, ang itay ho. Hindi namin nakita eh. Galing kami sa barangay hall. Dumaan kami sa bahay ni Kapitana Lambing. Kanina pa raw nakaalis. Siguro may problemang inaayos ang tatay mo. Alam mo naman yun eh. Oh, sige. Mag-rodar kayo doon. Uli-uli, kung tatalo ka,
Alamin mo muna ang sasagasaan mo. Laya ka na pala. Oo, laya na ako. Kaya nga binalikan ko kayo eh. Ano ba kailangan ninyo? Basta na lang ako asok dito. Tumigil ka dyan, matanda! Nasa si Kayapyap? Hindi ko alam, Dante. Hindi mo alam? Madalas kayo magkasama? Eh, kagawad lang ako ng barangay eh. Pero pag lumabas na ako sa karintela ko, hindi ko na alam kung saan siya nandun. Ganon! Uyan! Nasa tatay mo? Malaki atraso ng tatay mo sa akin! Chairman, ano ba nangyayari dyan? Dante, hindi tayo pwede magtagal dito. Tumatawag na tayo ng pansin. Ako ba hanap nyo? Dante! Si Kayapyap! Tay! Diyan lang! Tay! Lumayo na kayo! Ay, ligtas niyo ang sarili niyo, Tay! Tumahimik ka! Eh! Ito, Ben! Dalawang taong mo ang pinuro sa kulungan! Lumapit ka, Kayapyap! Kung hindi, unahin ko to! Huwag it, Tay! Dante, huwag mong dama yung aking anak. Pag-usapan natin ito. Tara! Sipat na! Uy! Talaga kagabi. Kung iniisip ko yung barila na yan, nininervyos pa rin ako. Hinihig nang hinig ako. Magklase talaga si Chairman. Nang bumaril, dalawa kagad ang tinamaan. Huh? Tinamaan nga niya yung leader. Kaya lang, nakatakas. Uy, ito na pala si Mangulyan. Mangulyan. Eh, si Mangulyan. Oh. Nasaan mo ba si Chairman? Bakit? Eh, yung tungkol sa nangyari kagabi, yung barilan. Ay, nandun pa sa presinto, iniimbestigahan pa. At saka inalarman niya yung pagtakas ni Dante. Ah, oh, Dante pala ang pangalan. Pero nagulat talaga ako kay Chairman. Hanip sa paghawak ng baril. Bihasang-bihasa. Nakatutok na yung kalaban. Naunahan pa. Hoy, nakita ko rin yon. Iniisip ko ako minsan kung dating sundalo o pulis si Chairman eh. Ikaw, Julian, ikaw ang laging kasama niyan dyan. Ano sa palagay mo? Ang alam ko, ang hanap buhay niyan, welding. Para naman kayo naninibago kay Chairman. Talagang magaling. Ano kayo? Talagang magaling. Magaling? Eh, paano? Magaling ang nagturo. Mangulyan, pwede mo pa kayo ulit yung kwento. Kalalating ko lang ako eh, dahil yung kwento nyo hindi ko masyado napakinggan eh. Ikaw, umuwi ka na lang dahil wala ka palang nalalaman. Kasi, ikaw ay barangay tulog! Kung kailan ko unti-unti nakikilala ang tatay mo, dumating ang pangyayari tulad na nangyari kagabi. Ngayon parang bigla akong nangangapa sa dilim. Parang naging ibang tao sa akin si Berting. Anong tinatago mo sa akin, Jessica? Wala ho, Kapitana. Wala naman ho akong alam na lihim tungkol sa itay eh. Palagay ko manang ikaw makakasagot ng mga tanong ko. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Panahon na siguro para malaman ko ang lahat ng tungkol kay Berting. Manang,
Sige na ho. Kung ano man ho yun, siguro kailangan malaman ko na rin. Nasa edad na naman ako eh. Sabi ko na nga ba eh. Tinyente, bakit? Si Del Valle ito ah. Roberto Kayanyam. Barangay Chairman ng Pitugatang. Tapos na ang mahabang panahon ng pagtatago mo. Totoo niyan, Lambing. Ito ang huling gabing pagsama ko sa Ronda. Hindi pa ito alam ng mga tanod ko. Gagawa na lang ako isang mabigat na dahilan. Pero hindi ka dapat umalis. Paano yung pag-aaral ni Jessica? Yun nga ang problema. Dahil sa kagagawan ko, pati anak ko nadamay. Kaya nga mahirap ang buhay na patago-tago. Ang ibig ko sabihin, ba't mo lang harapin yung kaso? May protection ko naman sa batas. May kilala naman ako mahusay na abogado. Ang mahirap, yung nakabangga ko, siya ang batas sa may amin. Saan mo balak pumunta? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero paalam ko kagad sa'yo kung saan kami napunta. Di maghihintay na lang ako. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang makialam kung ayaw madamay. Tayabyab! May baril ako sa ilalim ng mesa. Sasama ka sa akin. Kung hindi, dito na kita tatapusin. Kahit naman kasi pabigla-bigla ang desisyon mo ng pag-alis, Berting eh. Ang totoo niyan, Julian, matagal na akong pinauwi sa probinsya. Napabayaan na namin yung kaperasong lupa namin doon eh. Nakatiwangwang na nga eh. Berting, matagal na tayo magkasama. Hindi lang yan ang dahilan. Oo! Paunin-uunin niyo ito at baka magutom kayo sa daan eh. Maraming salamat, Aling Pilar. Isama niyo na rin ito, Chairman. Ha? Maraming salamat po. Jessica, sayang. Bukas pa naman yung basketball championship namin. Ano ka ba naman? Aalis na nga kami. Basketball pa yung nasa isip mo. Ayoko na mahulog sa kanal. Aalis na kami, Lambing. Mag-ingat ka. Oo. Chairman! Jessica, si Ali magpapakamatay! Ha? Saan? Nandun! Eric. Oh. Ali. Kilalang ba yung taong naka-leather jacket? Hindi ho. Tatang. Oh. Kilala niyo ba yung taong nakabalat na jacket? You know? Ay, yan po si Bertong Bakal. Saan nagtatrabaho yan? Sa Del Pan. Sa punduan ho ng container. Del Valle!
Masyado mo naman akong pinahirapan ng paghahanap sa'yo. Tapos na 10 taong pagtatago mo sa batas. Wala ka ng kawala ngayon, Del Valle. Sandali lang. Sino ba sila? At saka bakit ninyo tinawag na Del Valle si Chairman Cayabyab? Hindi kaya kayo nagkakamali? Pulis ako. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang tanungin mo kung sino siya. Totoo ang sinabi niya, Julian. Del Valle ang pangalan ko. Kaya sasama ka sa akin para panagutan ang salang pagpatay. Depensa sa sarili ang pagkakapatay. Hindi sinasadya ang lahat. At yun, alam mo, Tiniente. Batas ang magpapasya niyan. Anong batas? Kaninong batas? Kay Don Claro ang inyong pinagsisilbihan? Manang. Hindi, Daniel. Bayaan mong luminaw ang lahat. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang dahilan ng aming pagtakas, Tiniente. Alam namin hindi mananaig ang katarungan. Lalong-lalo na kay Daniel. Kahit wala siyang kasalanan, papatawan siya ng parusa sa impluwensya ni Don Claro. Wala akong magagawa. Kailangan sumama siya sa amin. Sandali lang, Tiniente. Pwede mo makita ang warrant of arrest? Sarge. Sa pag-aaresto niyong to, nakipag-ugnay na ba kayo sa mga lokal na otoridad? Nagawa na namin lahat ang dapat gawin. Kaya wala nang dahilan upang hindi siya sumama sa amin. Tiniente, sa ganang akin, hindi niyo pwedeng isama si Chairman Cayabyab. Napamahal na sa amin si Chairman, kaya hindi niyo siya pwedeng dalhin. Maghalo ng balat sa tinalupan. Kahit ano mangyari, hindi niyo pwedeng dalhin si Chairman. Patay kung patay! Papayag ba kayo na mawala dito si Chairman? Hindi! Papayag ba kayo? Hindi! Papayag ba kayo? Hindi! Sige na, pwedeng lumayo na kayo. Ako nang bahala dito. Sige na, lumayo na kayo. Ako nang bahala dito. Opo, boss. Nakahanda na po. Pipikapin na lang po. Maghihintay po ako, boss. Opo. Bakit? Mari, bakit kang makausap sandali? Oh, Jessica, ba't hindi dito ka? Akala ko ba umalis na kayo? Nasaan ang tatay mo? Iniiwan na ho kami ng itay eh. Ha? Aling Lambing, natatakot ho ako. Mahirapan ka lamang kung hindi ka magsasabi ng totoo. Sino ang supplier mo? Wala akong alam tungkol sa sinasabi. Dahil sa kagagawan mo, isang batang babae ang nagpakamatay. At siya na ipananagutan mo, hayop ka. Wala rin akong alam tungkol doon. Huwag kang papasok! May kanina! Boss, sige na. Kunin niyo na yung epektos. Berto! Berto! Tagal naman ng dalawang yun, ha? Hey!
pupunta. Sige, sir. Pakipirmahan, sir. Thank you, sir. Tara na. Mabuti. Gusto ko makatapos ka. Oo, Itay. Pero... O, Jessica, pinag-usapan na natin yan. Manang, kayo nang bahala rito. O, Daniel, huwag mo na siyang intindihin. Alam ko na ang gagawin ko. Nakausap ko na yung abogadong hahawak ng kaso mo. Lagi rin ako pupunta sa bista mo. Salamat, Lambing. Nagawa mong pagbubuwag sa sindikato na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang nakita kong pagmamahal sa iyo ng mga taong nasasakupan mo sa iyong barangay dahil sa nagawa mong kabutihan, ang ginawa mong pagsuko sa kabila ng malaki mong pagkakataong makatakas, ang magpapatunay na ang taong pinaghahanap ko ng may 10 taon na ay matagal nang patay. Asahan na babalik pa ang inyong chairman. Tingnan nyo, kaya haba ng panahon kayo niloko, ang tunay niyang pangalan ay Daniel Del Valle. Hindi ba panloloko yan? Kung hindi pa dumating ang mga pulis, ay hindi nyo matutuklasan na kayo matagal nang linoloko ng inyong chairman. Tama yun. Pero huwag kayo magalala. Nakanda pa rin akong dumamay sa inyo. Tama yun! Tama yun! Sandali lang. Kahit hindi ko nasasakupan ang lugar na ito, ha? Ay narinito pa rin ang puso ko sa inyo lahat. Tama na! Ang hindi nabigay sa inyo ng inyong chairman, ay bibigay ko sa inyo lahat. Totoo yun! Totoo yun! Maniwala kayo! At talagay tayong sugalan, wedding, ha? At saklahan, ang lahat ng pondo ay lalagay natin sa inyong barangay. Tutulungan kayo niya! Kitala! Ikaw, Chairman Godo, wala kang inisip na magaling. Pulos baluktot, para kang hunyango pa iba-iba ang kulay. Huwag mong lagyan ng batik itong barangay pitong gatang. Tama yun.
Kung hindi, buong barangay ang makakalaban ninyo. Kapitana, huwag ka nang umasa pang makakabalik si Del Valle. Ibalik mo na lang sa iba. Day! Ay, ako si Berting. Inay! Chairman! Inay ko po! Halika kayo! Salubungin natin! Hoy! Day! Nagbalik na ang tatay ko. Ano nangyari? Nalaya ako.